Hello, this is Den and welcome to another video. So kung nanonood ka ngayon, malamang kamag-anak kita or kaibigan, maraming salamat sa suporta. Pero kung interesado ka sa topic natin, kamusta ka naman? Nahirapan ka ba sa workout mo? May araw ba na parang tinatamad ka? Or hindi mo ba na-maintain yung healthier lifestyle na gusto mo para sa sarili mo? Or parang feeling mo ba burden yung pag-workout? Well, in this video, I will share to you some tips on how to enjoy your workout. Importante yun eh, na-enjoy mo yung ginagawa mo para ma-maintain mo talaga siya. Ito is based lang naman on my experiences na sana makatulong sa'yo para ma-enjoy mo na yung pag-workout mo. But before anything else, please do not forget to subscribe to my channel and hit the bell para ma-notify ka whenever I have new videos like this one. So let's jump into tip number one. Try and try until you find it. Oh, diba? Original. Pero what I'm trying to say is, huwag kang matakot na itry lahat ng workout. Sobrang daming workout, lalo na ngayon na pwede mong itry. And naniniwala ako na there's a workout for everyone. So huwag mong i-base yung workout na gagawin mo dahil nakita mo siya sa isang tao na yun yung nagagawa niya and sa tingin mo effective yun sa kanya. Kailangan i-base mo yung workout sa personality mo, sa lifestyle mo, sa current na physique mo, and sa capabilities mo para hindi ka madi-discourage. Kasi kapag minodel mo lang yung workout mo sa ginagawa ng isang tao, tapos itong tao na to is matagal na siyang nag-workout, definitely, stronger na yung muscles niya, mas marami na siyang kayang gawin na hindi mo pa kaya, lalo kung nagsisimula ka pa lang. Humanap ka ng workout na ma-enjoy mo talaga para ma-maintain mo siya. Ako, honestly, nung nag-start ako ng aking fitness journey many years ago, believe it or not, nag-start ako sa walking, and then naging brisk walking, and then naging jogging, and then naging running. Tapos, ayun na, hindi na ako talaga nag-stop. And nandun na yung tapang ko na gusto kong itry ito. Di ko pa na-try mag-kickboxing, trinay ko. Di ko pa na-try mag-grappling, trinay ko. Pero isang session lang. Pero at least, diba, trinay ko siya. Tapos, cage fitness, you name it. Talagang ang dami-dami ko nang na-try. And ngayon, ang na-enjoy ko naman na workout is jumping rope. And meron din naman ako mga workout na hindi na-enjoy, like yoga. Hindi ko siya kayang i-maintain. Isang try lang. Tapos parang, kasi talaga ako flexible. So, it's not the workout for me. So, ayun, kailangan mo lang talagang mahanap yung workout na ma-enjoy mo. Huwag kang matakot. Kayang-kaya mo yan. Tip number two, set yourself up for success. Huwag mo hintayin na dumating yung panahon na bigla ka na lang sipagin tapos mag-start ka. Siguro dadating yung panahon na yon, pero kung pwede mo namang i-build up yung momentum sa sarili mo, 'di ba, para makapag-start ka na ng fitness journey mo, why not? So, paano mo gagawin yon? Mag-set ka ng schedule for yourself, yung ma-maintain mo muna. Huwag mo nang beast mode agad. Kunyari, MWF, ganitong oras, mag-workout ako, kahit 30 minutes lang. Pero mag-set ka ng specific day and time kung kailan mo siya gagawin and stick to it. Tapos, ang susunod na iset mo, yung lugar. Kung nasa bahay ka lang, ayos mo yung area kung saan ka mag-workout. Lahat ng mga pang-fitness mo, pagsamasamahin mo dyan, magwalis ka bago ka mag-workout para ma-build up yung momentum na, ay, ang dami ko nang nagawa, tatama rin pa ba ako? Diba? Pero makakatulong siya talaga makakapag-workout ka na. Tapos, ano pa ba? Yung music is very important. Nalala ko nung tumatakbo ako, talagang gumagawa ako ng playlist ko. Kasi, a new song, ibig sabihin nun, panibagong adrenaline rush, panibagong energy. Kasi maka-hype ka talaga, yun yung makakapag-pump sa'yo. Kunyari, higher intensity na yung exercise na ginagawa mo. Kapag gusto mo yung music, hindi mo iniinda kung gaano man kahirap. Kasi nakakapag-enjoy kayo, nade-divert yung attention mo dun sa tugtog, which is great. A great, ano ba yun? Trick. O, diba? I-trick mo yung isip mo na, sige, ganito, mahirap yung workout na gagawin ko ngayon. Kailangan maganda yung music na, para ma-pump ka. And this may seem unnecessary to other people, pero nakatulong kasi siya sa akin. Kung hindi naman siya makakatulong sa'yo, edi, wag mo na lang gawin. Yung outfit. Hindi ko naman sinasabing mamili ka, lalo sa panahon ngayon, di ba? Pero ayusin mo man lang yung damit mo na magiging komportable ka dun sa workout na
gagawin mo. Wag yung, kunyari, pagkagising mo, nakapantulog ka pa, tapos asin mag-exercise na nga ako. Kasi, syempre, kailangan merong support, ganyan, lalo sa mga babae. Kung medyo higher intensity yung workout na ginagawa mo, para, you know, mas maging komportable ka. Kung meron kang lumang PE uniform, diba, nasa tingin mo is magiging komportable ka dun sa pag-workout mo, edi go, yun ang gamitin mo. Basta, importante, set yourself up for success para ma-enjoy mo yung pag-workout mo. Number 3 tip on how to enjoy your workout, documentation. Take photos, take videos of yourself from day 1, and then, yun, kung every week ba yung gusto mong progress na photo mo, every month ba siya? Kasi magugulat ka talaga sa magiging improvement sa katawan mo, and also kung meron kang salamin dun sa area na nag-workout ka, okay din yun kasi makikita mo yung form mo, mas magiging aware ka dun sa katawan mo habang ginagawa mo yung exercise. Ma-realize mo na, ah okay, from this level, nandito na pala ako. Gusto ko pang umangat. Gusto ko pang mag-level up. O, diba? Gusto mo yun. Sino ba naman may ayaw ng progress? I think it will add a different kind of excitement talaga, and motivation, encouragement, lahat na kapag nakita mo yung improvement sa sarili mo. So, ayun, makakatulong yun sa'yo para ma-enjoy mo yung pag-workout mo, documentation. Itong number 4 na tip ko, kapag nandun ka na, meron ka ng habit of working out, is research. Magtataka ka, diba, bakit nasa dulo siya i-research, nasa number 4 siya. Kasi ito naman is kapag kunyari, nabobore ka na dun sa workout na ginagawa mo, mag-search ka. Believe it or not, yung mga simpleng exercises like jumping jacks, planking, maraming variations, and nagulat ako ng maraming ganun. Pwede rin naman na i-level up mo yung exercise na sanay ka na para hindi ka again mahihirapan, hindi ka madi-discourage dun sa switch mo ng exercise. Patulad ngayon, ang ginagawa ko or ang na-enjoy ko is jumping rope. Kapag may mga araw na talagang parang feeling ko tinatamad ako mag-workout, nagsasearch ako ng mga tricks na pwede kong gawin, and yun, mabubuhayan ako na parang gusto ko tong itry. So, ayun, mag-workout na ako kasi gusto kong itry yung trick na yun. So, ayun, sana makatulong yun sa'yo kasi sobrang dami talagang mga iba't ibang klase ngayon ng exercises. And kung naghahanap ka lang, makakahanap at makakahanap ka ng na-enjoy mo. Number 5, it's time to upgrade or invest in equipments. So, I'm a very practical person. Hindi ako bili ng kung ano. Naalala ko, ang related dito sa topic na to, nung nag-hiking ako before, nag-start ako dun sa yung mga simpleng trekking na sandals lang. Tapos, nung nakatatlong akyat na yata ako ng bundok, saka pa lang ako bumili ng talagang hiking shoes. And believe me, talagang ibang-iba yung naging experience ko. Talagang mas na-enjoy ko siya kasi di ako nadudulas, talagang makapit yung sapatos kahit sa putikan, ganyan. So parang makakadagdag talaga yun sa enjoyment mo sa workout mo kapag maayos na yung gamit mo. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang bibili kapag nag-uumpisa ka pa lang. Make sure na talagang andun na, may habit ka na, nandun na sa'yo yung lifestyle bago ka bumili ng panibagong gamit, para talagang masusulit mo siya, lalo kung mahal siya, di ba? Salamat, Shopee. Na-enjoy mo. Kahit pag add to cart lang, na-enjoy mo. Eh, what if nasa'yo na yung actual na gamit at makakapag-upgrade yun sa workout na ginagawa mo. Number 6 na tip on how to enjoy your workout. I think this is very important. Listen to your body and have some rest. O sige, masyado mo nang na-enjoy yung workout mo. Araw-araw talaga nag-workout ka. And minsan lumalagpas pa sa isang oras yung pag-workout mo. Tapos may sumasakit na sa tugod mo, yung mga muscles mo, medyo namamagana yung pakiramdam. Mag-rest ka. Huwag kang matakot na, ay baka mamaya pag tinigil ko, sa susunod mahirapan na ako ulit. Pag na-develop na yung muscle memory dun sa physical activity na ginagawa mo, kahit mag-rest ka pa, sa susunod na araw na gagawin mo siya, andun pa rin yun, hindi na yung mawawala kasi natutunan na yun ng katawan mo eh. Nakapag-adapt na yung sarili mo dun sa lifestyle na yun eh. So ayun, importante na give yourself some time to rest para makapag-rest yung muscles mo, mawala yung pamamaga nila,
kung may nag-click sa tuhod mo. Katulad ko, hello. Bigyan mo siya ng oras para magpahinga. Para sa susunod, mas maging malakas ka. And mas ma-enjoy mo yung pag-workout. Kasi wala kang nararamdaman na masakit, diba? So, sana nakatulong sa iyo itong mga tips ko on how to enjoy your workout. Kung meron kang friend na nahihirapan, share mo sa kanya para matulungan mo siya. And matulungan mo rin ako. Find a workout that you love and you won't have to work out a day in your life. Very original. Pero diba, talagang, yun eh, kailangan ma-enjoy mo talaga yung isang bagay para hindi mo mapapansin na araw-araw ko na pala siyang ginagawa or ganito na pala yung progress ko. Hindi ko masyadong iniinda dahil na-enjoy ko siya. So, very important yun na ma-enjoy mo yung workout mo para makapag-start ka na and ma-maintain mo yung fitness journey mo. So, if you like this video, please give it a thumbs up and comment down below kung meron ka bang idadagdag sa mga tips na binigay ko. Magtulungan tayo sa pag-workout. Kaya natin to, besh. And don't forget to subscribe to my channel. Until next time, enjoy your workout. Bye!